everyone! Welcome back to my YouTube channel! It's me again, Dimple Killer, here masigad para hatagan ka og maayong uyab! Yay! So, another video na naman ang aking ginawa today. Kasi, I received sa mga comments dun sa previous video ko na about online ESL company na nagha-hire rin ngayon. At isa na doon ang binigyan ko ng review is ang positive and negative of Antori Company. So dahil sa video na yun, meron akong mga na-receive, nabasa ng mga comments na sila pala ay nag-apply din sa Antori nung nakita nila ang aking video. So, Tetch, pag hindi mo pa yun napanood at gusto mo mag-apply sa company ni Antori, okay, punta ka muna doon sa isang video ko. Itong video na to. Punta ka muna doon at panuurin mo at alamin mo kung ano ang company ni Antori. Ngayon, kung ikaw ay nakapesa na at natanggap na ni Antori, keep on watching kasi ituturo ko sa inyo ang mga steps kung ano ang susunod natin gagawin pagkatapos na tayo pumasa dito kay Antori. So, keep on watching! Bago ako magbasa ng mga comment dito sa aking YouTube channel datungkol doon sa positive and negative of Antori, nais ko munang i-congratulate ang lahat ng mga teacher natin na natanggap ni Antori! Congratulations everyone! I'm so happy na naging blessing ako. At yung unang video ko ay naging blessing para i-share sa inyo yung opportunity about online ESL company. At meron din ako nalaman na hindi siya natanggap. So, ayun, siguro may iba pang company na para talaga sa kanya, diba? So, ngayon, babasahin ko isa-isa yung mga comment and question ng mga kasama natin teacher na naging bahagi na ni Antori. So, una, yung comment ni Michelle Lovast. Shout out to you! So, sabi niya, hi, upon checking on their email, their rate started from $2 to $4 and $5 to $7. I would like to ask if it's an hourly rate or is it per 25 minutes class rate? Thanks! Okay, so hello Teach Michelle. Yes, dun sa email nila is magsa-start talaga tayo dito ng $2 to $4. So, depende po yun. Yung rate po natin, gaya na sinabi ko in my previous video, na yung rate po natin dito ay magbe-base po siya on how we perform on our demo. So, sa demo, dapat talaga dun natin galingan. Okay? Yun talaga yung tips na binigay at sinabi ko sa inyo sa kabilang video ko na yung demo talaga ang galingan natin. Kasi doon magbe-base yun. Now, yung $2 to $4, that is hourly rate. Ang ano lang talaga dito ni Antori, kasi wala talagang break. Whole 1 hour talaga yung tatapusin mo if requested ni client or ni student na 1 hour yung class. Pero pag hindi naman, may mga student naman na 30 minutes. So, hindi po siya 25 minutes. Half hour po talaga siya, 30 minutes. Okay? So, again, gaya na sinabi ko in my previous video, $2 to $4 nga ang ating rate kay Antori, pero take note, may 10% tax, or may 10, no, hindi siya tax, pero may 10% deduction talaga siya. And that is the processing fee of Antori. Okay, so hopefully, Teach Michelle, nasagot ko yung comment or katanungan mo about Antori. Okay, next, sabi naman ni Danica Talay. Hello to you, Danica. Hello po, Teach. As lang po, nakapag-register na ako ng account and nasagutan ko na din yung entrance test. 100% na yung profile ko. Pero, nung pininut ko yung update initial profile, hanggang setup profile lang yung may check or completed. Yung entrance test and the rest of the process wala po. Though, tapos ko na entrance test, paano po ba yun? Ano na po ang susunod? Sana po masagot. Thank you! So, hi to you, Teach Danica. Okay, so, eto, yung mga hindi pa nakapag-apply ni Antori, pagkatapos yung
mapasa yung demo natin. Magbibigay sila ng link tapos gagawa ka ng profile. So, yes, kailangan mo munang matapos yung exam doon. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng mataas na rate sa ating profile at makikita yun ng ating mga customer representative. Now, yung problema ni Danica, 100% na yung profile niya pero hindi pa na-update. Okay? So, gaya ng sinabi ko sa kanya, I replied to her na if ang ganitong mga klaseng error is ito chat niya or message niya si Antore Success. Okay. So, pag na... Ito kasi, simula, pag nag-message ka doon sa recruiter, so, mag-schedule ng demo. Then, after the demo, pag nakapasa ka, mag-message sila sa'yo. And aside from Antore Recruiter, pag nakapasa ka na, mag-message sa'yo si Antore Success. Okay, si Antore Success na account, sa kanya mo i-refer lahat ng mga technical issue. Okay, so maybe sa case ni Danica, hindi pa siya na-update. So, don't worry, Teach Danica, kasi magiging okay din yan. So, ayan. I-message mo lang si Antore Success, ha? Thank you! Okay, next. Queeness Luna. Okay, Teach, paano po ba sa demo? Ikaw po ba gagawa ng lesson mo? Yes, like what I said in my previous video, na yung demo is ikaw mismo yung mag-provide ng lesson. Ahead of time, pag mag-schedule na si Antore for interview or demo for you, magbibigay naman sila ng details kung sino yung student, ano yung level ni student, for at least you can prepare your demo na fit dun sa magiging student mo. And take note guys, yung magiging student mo, isa din yung mag-e-interview sa'yo. So, kumbaga, magpapa-as if na sila, let's see, for example, kids. So, magpa-as if sila na kids. So, ganun. Ganun yun guys. So, yes. Okay. Hi, how to apply with your company? Ayan. Shout out to Ruth Pirater. Okay, ayan, sinabi ko na sa kanya, nasa description yung, ano natin, yung Skype account. Kasi sa Skype natin, mako-communicate yung ating recruiter agency ni Antore. Okay, next, hi to Clarice Albay. Ito naman, hello Teach, newly hired po ako sa Antore. Paano po ako makaklas? So, ayan, very nice question. Okay, pag na-set up mo na yung profile mo, okay na siya. Then, meron silang site actually na doon ka sana dapat magkakandak ng classes. Pero I never experienced with that site kasi nung ni-open ko siya, one time talaga may nag-book sa akin na doon magklase. Nung in-open ko siya, naka-Vietnamese word siya. Hindi talaga siya matranslate ng English kahit anong click ko pa sa translation. So, ayun, sinabi ko na lang sa customer representative na palitan na lang niya. So, ayun, nagklase kami dun na lang sa Skype. So, una kasi, pag matanggap ka na, okay na yung profile mo, may mga customer representative na nan magme-message sa'yo. So, let's say, for example, Teacher Julie, available ka ba at Vietnam time, 6 p.m. Vietnam time, so ganun. Magme-message sila sa inyo. And, as so far as I know, halos lahat ng klase is nasa Skype. Ito talaga yung napakaganda ni Antore. Kasi very convenient. Yung Skype is easy lang siya gamitin. And then, you can set up your virtual background. So, hindi mo na kailangan pang maggawa ng maraming mga props behind your back. Kasi, di ba, like what other ESL do, na kailangan meron kang picture sa background mo na ganito, ganyan. Ang napakaganda dito ni Antore, hindi siya magastos. Okay? So, virtual background na makikita mo sa kanilang Skype ay pwede mong magamit for teaching. Okay? So, don't worry, Teach. Sabihin nyo lang sa CS, dun sa CS na magme-message sa inyo, sabihin nyo lang na pwede ba na dito ako gagawa ng class sa Skype. So, mostly talaga nasa Skype lang. Pero, there are times talaga na may mga student magre-request ng Zoom. So, nakatry na rin ako ng mga ilang-ilang trial class na Zoom yung ginamit namin. Okay? So, yes, thank you so much for that question, Clarice Albay. Sana nasagot ko ang iyong katanungan. Okay, next.
tips naman po sa interview question nila, ano yung mga question po nila? Well, as usual, as kung mag-a-apply tayo, they are asked about your personal experience that related to the job. Yun talaga yung ikatatanong nila. Pero not necessarily naman na dapat meron kang experience net ganito, ganyan. Kasi after that, mag-demo ka. So, sa demo pa rin, naka-base o tinitingnan nila yung performance mo. Kahit na wala kang experience sa online ESL or kahit ibang field yung naging experience mo, pero pag hinalingan mo sa demo, pasok ka pa rin test. Okay? So, don't worry with that. We're very easy lang yung magiging interview. Okay, so, to Mary Rose Zorza. Okay, hi Tetch. Hello po. Anthony teacher here. Paad po sa GC ninyo. So, eto, na-replyan ko na siya. Wala po talaga kasi kami GC. And, take note guys, yung kinocommunicate ko kay Anthony is Vietnamese talaga sila lahat. May isa ko na-communicate na teacher. Kumbaga, siya yung tinatawagan ko pag mag-a-absent ako. Okay? Siya yung tinatawagan ko, teacher, teach, please help me to cancel my class. So, siya na yung makipag-communicate doon kay Anthony. So, siya si teacher Julie Ann. Pero wala pa kaming GC. And I'm planning to make a GC. So, kung isa kayo sa mga teacher ni Antore, kung gusto nyong magka-communicate tayo at magtulong-tulungan, no, in case of meron tayong mga problema na ma-encounter, then comment guys, okay? Ilalagay ko sa description link yung aking Skype account para ma-message nyo ako or ma-add nyo ako. Or, nung hindi, comment kayo dito kung ilagay nyo na lang yung Skype account niyo para gagawa ko ng GC at i-add ko kayo. Okay? So, ngayon guys, first bago ko ipapakita sa inyo yung dun sa laptop, ipapakita ko niyo muna sa inyo dito sa cellphone ko na kapag teacher ka na ni Antore, kailangan mo mag-download ng teacher's app. Ito siya, teacher's app. Kasi dito sa teacher's app, open natin. Dito kayo mag-o-open ng schedule for trial class. Okay? Ibubook ipa ng CS sa available time ninyo na mag-trial class. Ayan, open nyo lang, click nyo lang to Tuesday. So, open nyo lang kung anong oras ang trial class na available kayo. So, sa akin kahapon, meron akong isang trial class. So, ayan, nag-open ako for trial class. So, sasabihan ka sa kanila na, please teacher, open this time for trial class. Ang oras na ito, mga teach, is nakabase siya sa Vietnam. So, ibig sabihin, late siya ng 1 hour kaysa sa oras natin. So, make sure lang na attentive kayo sa pagtingin ng oras kasi baka yung na-click nyo is ibang oras sa bakante nyo. Okay? So, this is only for trial class. So, let's say for example, may trial class ka ng 8:30. So, click mo lang yung update. Ayan, mag-update siya. So, makikita na yun sa system ng CS na available ka at 8:30. Kaya, ibubook nila yon for trial class. So, ito naman dito sa gitna, ito siya. So, open natin. Dito mo makikita yung mga course. Ayan. Yung mga estudyante mo, kung ilan ba yung trial class mo. Ayan, dito mo siya makikita. Okay. Ayan, pati klase mo makikita mo din dyan. Click. Ayan. Completed na. Ito yung mga trial class na nagawa ko before. Ayan, may concealed ako. Tapos, ito, dito sa gilid. Ayan, click din natin. Hindi ko makikita yung attendance, yung salary mo, ganun. Pero, hindi siya nagtutugma. Kaya, update mo na lang doon sa isang system. So, yan lang. Importante, meron ka nito. Mag-download ka, teacher's app na sa Play Store. Yan, Antore Teacher's App. So, proceed na tayo sa laptop. Nandito na tayo sa aking account ni Antore. Okay, so at first, pagkalagin nyo, ayan, let's say for example, success na yung demo nyo, nakapasa kayo kay Antore, at tapos nyo nang i-upgrade yung profile nyo kay Antore, kasi after nyo ma-hired, kailangan nyo munang sagutin yung quiz natin dito sa account na to. So after that, ito na yung lalabas. Makikita mo na, pag may student ka na, dito mo makikita. Okay, sa part na ito, pagkalagin mo ito, directly yung makikita mo. So sa part na ito, is makikita mo dito kung ilan ang student mo. At kung sino yung student mo. May student name, may schedule, so anong araw at anong oras. Makikita mo rin dito kung ilang oras gusto nilang mag-aral sa'yo. Okay? At kung ilang oras na ang yung nagawa or classes dyan. At bawat ano dito, bawat oras, I mean, bawat student may iba't ibang ID numbers sila. Ayan, para ma-identify ni company yung student. So makikita mo dito ilang classes na yung nagawa mo, ilang oras yung open class mo. At kung may delay ka na di mo nasagot yung confirmation, may lalagay din dito. At yung close na classes. Okay? So, I will show you
kung paano mag-confirm ng student dito kay Antore. Ito ang pinaka-importante. Dating kasi nung nag-apply ako kay Antore, yung kakilala ko is hindi ko na siya na-contact kasi isa sa lugar nila naapektuhan ng bagyong Odette. So wala silang kuryente at internet. So nagbigay naman si Antore ng instruction pero di lahat na sinkin talaga. At nagka-student ako after 2 weeks from the day na pumasa ako ni company. So 2 weeks pa siya, nagkaroon ng student. And then, nakalimutan ko na ako ano yung gagawin. So, yun, ito yung nagkaroon ako ng penalty. Yes, like I said in my first video, walang penalty si Antore. Pero in my case, 5 beses or 6 beses yata ako nagkaroon ng trial class na hindi ko ginawa or pinasukan. And I have important reason also to do first. So, yun, yung last na trial class na di ko napasukan is nagka-penalty talaga ako ng 1 hour. So, ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-confirm ng klase kasi ayaw ko naman na mangyari sa inyo yung na-experience ko. At guys, hindi lang yan. Worst to worst, aside sa penalty na nangyari, yung sweldo ko is hindi rin buo na nakuha ko. Alam niyo kung bakit hindi ko kasi hindi ko kinonfirm yung klase. So, dito, right after ng klase natin, dapat makonfirm natin na nagawa natin yung klase natin. Kasi pag hindi, hindi yan makikita ni system kaya hindi siya makakount yung salary. Okay, so very important na ma-confirm natin ang ating klase after. Okay, so ayan, ito, sample ko sa inyo para mag-confirm ng student. Click lang natin itong open. Okay, dito sa open, okay, ay, ano tayo, iba na-confirm ko na pala. Okay, open lang natin. Okay, ito ang student na to is nag-klase kami kanina. So, 7:30 to 8:30. Pero take note guys, yung oras nila is advanced tayo ng isang oras. So, 7:30 sa kanila, 8:30 dito sa atin. So, click lang natin itong open. So, dito makikita nyo yung profile ni student. Okay? So, yung customer service representative niya ay si Miss Lani. So, si Miss Lani yung nagbigay sa akin itong student na to. So, guys, hindi kayo kailangan mag-open ng slot dito kasi dito booking class. It's a regular student. So, hintayin natin na yung customer representative ni Antore ang mag-message sa atin para bigyan tayo ng students. Okay. So, ngayon, as you can see, ito makikita nyo, gumagalaw kasi I need to confirm a class. Okay? So, ito, nag-green siya. Monday. Okay? So, this is today class. So, ngayon, ilalagay natin dito sa session title, ano yung title ng ating klase kay student. Okay, Teens Talk. That is what our lesson is. Okay, lagyan natin yung vocabulary na na-learn ni student. Okay. 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 Then after that, ito, grammar. After that, ilalagay din natin yung behavior ni student. Okay, she is okay, so after yung gumawa ng student note, ayan, click lang natin itong upload. Okay, so yan, tatatak success, click lang cancel, then click natin si confirm dito sa baba. Okay, then ito yung lalabas, click natin si confirm this session. Okay, oh ayan, so ibig sabihin na-confirm na natin ang ating klase kanina. So ito yung tatatak, or nakalagay. Confirm class, okay, rate this session, pwede kayo magigay ng rate. Ayan, i-5 star natin, submit. Optional lang naman yung reviews. Okay. So, ayan, your thing is recall is successful. Then, close. So, yan lang guys. Yan lang yung pinaka-importante na gawin natin dito. Confirm our classes every time after we done the lesson. Okay? Then, dito, makikita nyo naman dito. Edit profile. Dito sa edit profile, makikita nyo kung ano yung profile ninyo ni Antore. Okay, nandiyan yung pangalan nyo. Yung mga information nyo personally. Okay? And then, dito naman, schedule. Okay, dito sa schedule, dito nakalagay yung schedule ng klase natin. Okay? So, ayan, ito siya. So, ito yung klase ko. Ito yung magiging klase ko. So, dalawang klase. Actually, nakatatlong klase ako today with Antore. So, ayan. Trial class yung isa kaya di siya nakalagay. Ito, makikita nyo. Tuesday. Ayan. Every Tuesday talaga mayroon akong student. Ayan. So, makikita mo yan dito. Pwede naman hindi ka mag-open ng slot. Okay? Dito, schedule. Available time. Click mo available time. So, pwede kang mag-click dito or mag-open. Ayan. Kaya nito. I-open mo or ipakita mo na ito. Open ang open ako this hour. So, ito yung lalabas. 16 to 17. Add. Ayan. So, mag-a-add na siya. So, that's it. Sorry, usually hindi ko naman ito ginagawa. Never mind ko na lang ito siya. Hindi ako na-open ng time.
kasi yun nga, si ES ni Antore yung mag-message sa atin anytime. Tatanungin tayo kung ano yung available time natin, may student sila na ibibigay, kung available ba tayo. Okay, next na ipapakita ko sa inyo is yung payment. Okay, yung payment method guys, PayPal yung ginamit ko dito kay Antore. Ayan, napakasakit lang kasi 10% deduction si Antore plus may deduction pa si PayPal. So, sooner I will set up my bank account. Hindi ko pa nalink yung bank account ko. Okay, next is the payment. Okay, ano na, yung payment salary. Okay, next is the salary. Ito, makikita nyo dito kung yung salary ninyo computation. So, let's say for example, ito computed ito. Yung cutoff ni Antore, again, 16 to 15. Okay, so let's say for example, 16 ng February hanggang 15 ng March yung counting niya. So ito, nakalagay na yung sa akin pero hindi pa siya updated. Ayan, makikita ko dito yung course ID, view session, session. So dito makikita ko nag-confirm ba si student o hindi. And then yung title, student name, currency, so PH, and yung salary rate. Yes, yung salary rate ko is 120 lang sila. And then terms of observation, yung hours ko yung klase, and then total of, total salary. Okay, so bonus or bonuses. Meron silang bonus, of course, nabibigay sila. So ayan, hindi pa yung kompleto. So yung gagawin natin guys, like note. Pag may concern kayo dun sa salary ninyo, kasi dito iba, iba din dun sa tinik note nyo na klase. Kasi importante talaga teacher is na i-take down natin yung mga klase natin, okay? At ilang oras natin silang na klase in the whole cutoff. Kasi pag hindi, there are system error din. So there are times na hindi nila nati-detect. So pag tingin nyo dito, let's say for example, eto si Moya Manly, actually nakaklase na kami ng at least 3 hours or 4 hours. So ayan, pero 1 hour lang ang nakalagay. Hindi ko pa siya ipa-update. Ipapa-update ko siya mga nasa 12 or 11. Ipapa-update ko siya na hindi tugma yung oras na nagklase kami. So i-message nyo yung customer representative student na yun. And then, next is, message mo sila or si Antore Success, okay? Kasi, ito yung nangyari sa akin, nung hindi ko na-confirm yung mga classes ko, kasi nakalimutan ko talaga, kasi yung unang CS na nabigay sa akin ng students, si Ms. Lani, hindi niya ako ni-remind na yun pala ang gagawin after. So, alam ko, may nagagawin yun, magka-confirm ka ng klase, pero hindi ko na siya naisip, kasi hindi niya sinabi sa akin na, teacher, after the class, you should confirm it. Wala. Hanggang sa dumami yung student ko, wala. Wala talaga akong nagawang i-confirm. So, may ibang nasalba kasi pwede naman yung CS ang mag-confirm sa classes natin. So, let's say for example, nakalimutan mo talaga mag-confirm or there are emergencies, kailangan mo unahin bago ka mag-confirm ng klase. So, pwede mong ipagsabi dun sa CS na teacher, Mom, I need your help, let me confirm my class because this one. So, tutulong sila. At yung sa case ko, after the cut-off na. So, after the cut-off, hindi ka na pwede makapagreklamo. Kasi, ibig sabihin, tapos na sila mag-compute ng salary natin, okay? So, yun. Dapat i-check mo siya 11 pa lang. Huwag mo na paabutin ng 14 kasi baka may iba na siya. Okay? So, that's very important. Pag bonus ang pag-uusapan, yes, magbibigay bonus si Antore. Attendance bonus, pag trial class, tapos na yung student mo, may bonus din sila. Ang daming bonus, maraming bonus kasi I received, last time, I received akong bonus. May nagdagdag din sa salary ko. Okay. Dito mo makikita yung amount. So, in this computation, hindi pa ito kompleto. So, na-compute lang nila is 1,020. So, di nakatatak pa yung bonus kasi di pa nga end. Okay? And then, less than 10%. So, ito na lang yung makukuha ko, example. Okay, so yun lang. Yun lang naman siya. Makikita mo siya dito. Basta take down mo lang text. Yun ang importante. Okay, policy and regulation nila nandito din. Mababasa natin. Makikita natin yung dito. Then, after that is the outstanding performance. Okay? Yan. Papaya kay policy and regulation. Okay, 30 course bonus policy. So, pag naka 30 hours ka, then may bonus ka. Okay, ito yung penalty is retention bonus policy, rule of session, 1 hour plus currency policies. Yes, ito talaga yung ano kayo, 1 hour. Hindi kagaya ng ibang klase na 70, 40 lang, or 50. Sila 1 hour talaga. Trial paid bonus. Yes, yung trial class ni Antore, may bonus na siya, may bayad pa. Okay, best trial bonus ni 2021, salary transfer, attendance bonus. Yes, na-receive ko yung attendance bonus ko. Teacher referral bonus, hindi ako sure dito. Kasi hindi pa sila nakaano ng referral bonus. Okay, so last cut-off naka-receive ako ng attendance bonus. So, yun lang guys, although may may deductions yung Tore, pero okay naman as long as na marami kang student, galingan mo lang para bigyan ka nila ng maraming student talaga. And as of now, nag-hire pa talaga si Antore ng maraming teachers kasi marami silang students. Compare doon sa isang Vietnam company ko, konti lang yung student nila kaysa ni Antore. So, dito si Antore talaga is maraming student. So, yan lang mga teach ang aking share sa inyo for now. Sana may natutunan kayo at sana this video ay nakakatulong sa inyo on your journey with Antore Company. So, yan, shoutout ko lang itong mga ka-chatmate ko ng mga teacher na nag-apply na din kay Antore. Okay, hi to Teach Nai Chen Saison. Okay, hi to you, Tej. Ayan, siya itong yung nag-message sa akin, very truthful po. Naging close agad kami, ang bait din niya. And then, nag-apply din siya kay Antore na nakita niya yung video ko. So, congratulations to her kasi mag-start na siya ng klase bukas. And then, also to Verly Luz Banez. Ayan, she is, natanggap din siya kay Antore. Okay, kakareceive lang niya ng message na she get hired in the company. So, congratulations sa lahat ng teacher na na-hired dito kay Antore. And yes, sa lesson material natin, may ibibigay si Antore sa inyo na library, okay? Magka-function yung library pag official teacher ka na sa kanila. At doon sa library, makikita mo lahat ng ibang level of lessons. So, mamili ka lang doon kasi ito, tayo ang mamimili ng lesson para kayo student, okay? So, yun, masusubukan talaga ang galing natin pumili. Okay, so yun lang po mga teach. Sana natulungan ko kayo
And before you leave, please don't forget to subscribe, like, share, and click the bell of notification para updated pa kayo sa ibang videos dito sa aking YouTube channel. Again, it's me, Simple Killer, Higumasigat, para thank ka, my no, yeah, yay! God bless everyone!